Magandang araw mga kapedan. Bago pala natin gabi dito sa pag natin bago kagabi natin sa GT, nalakayan muna natin itong pangalaman naman itong mga rock shop na model. Kasi isa lang din naman laman yun. Going to middle level natin sa upper level. Tapos po ang mga nakalago sa mga local level na model na rock shop. Bali sa raksa kasi mga kapedal, may tatlong klaseng damper ang ginagamit ng raksa. Yung charger damper, tsaka yung motion control damper, tsaka yung turnkey damper. Tatlong klase ang mga kapedal. Yung charger, ginagamit niya sa aming mga upper level na model. Patulad ng mga safe. Yan, mga safe. Mga safe dyan. Charger. Kasi magkahiwalay yung ano niyan, yung air tsaka yung damper oil niya sa mga charger damper na katulad ng sinasabi ko. Kasi yung charger damper mga kapedal, yan yung gumagabay para hindi mapagod yung bolt na kakalaro. Siyempre iinit yan eh. Parang ano yan, laro ng laro yan. Siyempre kaya lang may damper oil yan para hindi siya maglaro siya para hindi niya sa umili, para yung friction niya hindi mag-affect niyo sa suction niyo. Then, yung charger damper ay lang nagkakalan niya, nag-i-eliminate niya para hindi siya magkaroon ng patik sa kakalaro niya. Tapos ang pangalawa nga dyan, yung motion control damper na nakalagay dito sa katulad ng ganitong modelo na rock shop kasi nasa middle class na itong ganito eh, na ano po, na regulation. Ang motion control damper kasi mga kapedal, yung damper oil niya tsaka hangin niya magkasama sa isang tube. Tapos ang pinakamababa na damper niya mga kapedal, yung TK. Kasi makikita niyo sa mga model dyan eh, Recon Gold TK. Ibig sabihin, naka turnkey damper yun. Yun yung pinakamababang klaseng damper na nilalagay sa port. Bottomless token mga kapedal, middle class pa upper class na level ng port, may bottomless token yan. Parang bilog yan na dinadagdag yung sa chamber nitong Samsung. Kasi Samsung tawag dito yung mga kapedal, upper leg tapos lower leg, steerer tube. Tapos pagka dinadagdagan kasi nila yan, para ibig sabihin medyo tumigas yung ano ng hangin. Hindi siya yung parang kumbagsak na maluwag yung laro eh. Parang isa rin, sobrang baba na yung ano nila eh. Siyempre, kumbagsak na matitigas na yung mga bato. Talagang yung laro na eh. Sobrang bigat nung ano mo, malalayo na talaga yung bagsak. Hindi siya sasagad doon sa pinaka, ano, hindi siya sasagad. Ganun ang ano yun. Ngayon, yung iba naman kasi, yung mga nakasubok-subok sa light train, siyempre, hindi na sila nagdadagdag na kasi gusto nila yun para bumalik agad yung hangin. Yung hangin yung bounce niya. Kasi pagka bawas ang ano niya, kunyari, less yung bottom token nyo, balik agad sa dating position niya. Parang malalo sa balik agad sa dating position niya. Hindi mo naman pwede gamitin yun sa mabibigat na parang sobrang bato na dumating pa na matataas. Kailangan magdagdag ka ng konting damper doon. Kaya nagtatagdag sila dyan. Meron niya parang iniikot-ikot yan eh. Makikita din ang system niya. Tapos yung sag. Ito nga pala yung sag. Yan. Sa rucksack lang merong ganitong mga ganyan-ganyan. Sila lang naglagay niya ng sag. Diba, may ano yan. Sasakay ka sa bike niya. Tapos naka-gear kayo. Tusukatin niyo yung sag niyo. Kung mamamagitan nito, may goma yun. Dahil kung ano yung sag niyo, makikita niyo mga kaaray. Sag ko pala, nasa gantong, ano, nasa gantong percent. Hindi pa niya yung video. Sag ang tawag niya, sag branded. Tapos, naka-tipon niya. Debon niya ang mga modelo ngayon, mga kapedal. Parami ng modelo ng rucksack, may debon niya na. Ito yung latest na, ano nila, debon niya. May lima siyang selection. Parang yung lima. Papunta sa lock.
tapos ang pita sa kope. Ngayon, siyempre, habang ina-adjust nyo yan, yung lock niyan, bumibigat ang kasi maging lock niya sa non-lock. Parang ganyan. Ang ginagawin niya. Ang ginagawin niya, tumitigas niya. Ang kasi matigas na parang ganyan. Ang kasi maluwag niya. Debonair tawag dito. Sa mga high-end, naka-debonair na yung sila niya. Pero sa high-end nga kasi, charger damper, di ba? Sa medium class, sa motion control damper. Ang tawag lang dyan, may ganyan. No? Yung may pago, tsaka may grabe. So yun, pag in-adjust sa pago, mababa yung rebob niya. Ngayon, pag in-adjust sa rabbit, mabilis yung rebob niya. At yun yung kayo nakita, naka-motion control damper yung tao. Tapos, yung nga, yung 30, yung pinakamababa. Ngayon, yung solo air, tsaka dual air. Sa mga ibang modelo ng Raksa ngayon, mayroon pa rin lumalabas na ganun, dual air, solo air. Kasi naman talaga yung una nilang na-invento. Solo air kasi mga kapera, isa lang namin. At least na yun. Pag inanginan nyo silang ganyan, kung saan sa ito, kung ilang travel yan, yun na yun. Wala na kayo madadagdag. Pero pag naka-dual air kayo, at naka 180 lang yung ano nyo, pwede maging 130 yun. Kaya gagawin nyo yung sa ilalim yun. May additional na 30 mm adjustment yun. Pag yun ang gagawin ng handset yun. Kasi may release yan eh. Sa Raksak port, mayroon release na release area yung pinipinus. Tumutunog yun. Kapag mga nakasubok na yung mga may Raksak pang ganun, tapos dual air. Katulad nung papakita kong video, yung Subway 6 ko naka dual air. Kasi mga kapedal, ito yung tinatawag na dual air sa Raksak. Ito yung sinasabi na dual air. May bulb siya na parang sa bulong yan. Kakargaan yung mga amin yan. Tapos, ang ilalim yan, makikita niya. Yan. Meron yan, pag inalis niya yan, meron siya dyang bulb na ganun din. Bali, dalawa hanginan niya, isa rito, tsaka sa ilalim. Kaya tinatawag na dual air siya. Yan, dual air. Rock siya. Ito bali, ano ito ba? Revelation to na luma, mga pakabaitan. Eh, rock siya. Ngayon sa 26 ko. Okay. Alam yung dual air. May additional na 30 mm sa travel. Tapos ngayon, yung ano, yung extension kasi nito, mga kapitan, may tumataba na. Kasi nito, 35 na to. Tapos, ang model na to mga kapedal, RC. Rebound kasi yan, RC, R, rebound. QC, compound adjustment. Rebound, compound adjustment ng RC. Kaya, revelation RC. Rebound, compound adjustment. Ngayon, pag naka-RL ka naman, rebound, lockout. Ibig sabihin naman yung RL ng model. Dito yan, sa may proctor, adjustment yun. Tapos 150mm travel nito mga kapedal. Hindi naman, naka-debon eh. Kasi dito nyo makikita kung anong spring yung ginagamit eh. Dito sa spring, di ba? Makikita nyo dyan kung anong air ginagamit. Kung dual air, lalagay nyo yan dyan. Kung solo air, lalagay nyo yan dyan. Hindi naman, ibig sabihin yung dual air, solo air. Ito kasi debon air eh. Ito na yung mga latest model ng air. Air spring tawag kasi dito eh. Tukod nyo sa cold spring. Tapos, 42mm offset. Ang offset naman kasi, mga kapedal, ang paliwanag naman dyan, habang umidiklay yung offset ng gulong nyo, kasi gulong yan eh, yung pinakababa ng base ng gulong nyo. Pag gano'n yun, traffic gano'n yun, may makikita nyo sa ibang mga bulan. Yung pinaka-center nyo, ay yung center nyo nakaganyan, tapos yung offset nyo nakaganyan. Pag ang offset nyo medyo maikli, maganda handling ng mga yun yan, di ko. Kasi yung weight nyo, medyo nasa likod. Hindi katulad ng pagka malaki yung offset, medyo na yung ibang weight nyo nandun sa harap. Kaya pag dinilipo nyo yan, mas maganda yung lipo nyo, mas maikli yung offset. Kesa doon sa malaking offset. Diba, 42. Tapos yung offset naman isa na naka 52. Siyempre, mas maganda yung naka 42. O 42 mm na offset. Lalo na sa pag-monte-trail kasi siyempre,
hindi kuha mo, kailangan mabilis. Kailangan mo ng medyo maikling offset. Yung naman, kaya nilalagay na ng offset. Kasi sa iba, wala mo ganyan, di ba? Basta may effort lang na ganyan, yung mga ibang ano. Sa rasa kung may mga ganyan-ganyan, yung mga details pa na ganyan. Tapos katulad nito, itong revelation kasi, ang karamihan na revelation na nilabasan nito, walang quick release mga kapatid. Kung bibili kayo ng revelation, yung ganito, bumili na kayo ng 2-axle na hub nun dahil kung quick release ang gagamitin nyo, bibili pa kayo ng ano, ng end-cap, magpapalik-palik pa kayo. Kaya paano kung hindi napapalitan yung end-cap nung nabili nyo mga, hindi nyo magagamit dito. Kasi 2-axle lang lahat ng ganitong modelo. Tapos, 29er. May sa modelo kasi ng ganito mga kapedan, 27.5 to 29er na lang ang available. Wala lang 26 na ganito na nilalabas. Kaya nga sabi nga nila, 26 daw. 26 is dead. Pero, siyempre, hindi mo mamamatay. Yung nga nagsimula yung bisikleta sa 26. Nagbunga ako, 26 na nga lang ko. Nandala ka naman yung 27.5. Yung 2007, bumuo kasi ko din. Dahil nagamit ko 26. Wala naman 27.5 nun. Wala naman 29. 26 din talaga. Eh ngayon, yung mga module na racks up, 27.5 to 29 na lang ang makukuha niyo ng ganito. Tapos, ito nga palang ano na to, itong rasak na nabili natin. Bale, ito kasi steel tube. Yung iba kasi nito aluminium, yung iba carbon na steel tube sa mga itong modelo. Pero ito kasi siyempre, aluminium na ito, mapipitik din naman. Kasi nga, ibang atunog ng carbon. Carbon loaded, diba ganyan nga rin. Pinipitik-pitik mo. Malalaman nyo agad yung carbon o aluminium. Steerer tool, gano'n. Tapos, andito yung model number niya. Tapos, dito yung sa website ng Esra. Kung ano yun. Dahil nagpilin yung model. Kasi yung mga serial number sila yung na-release. Tapos, ang ano pala nito, kita nyo, naka-angat siyang ganito. Ang stock na pwede nyo ilagay na dito na rotor, 180 mm. Stock niya 180 mm. Pag kinabitan nyo siya dito ng brake, kinabitan nyo ng rotor na 180, sasakto siya, hindi na kailangan ng adapter. Yan yung sabi ko sa stock na pwede nyo ilagay. Kaya malalaman natin, pag kinabit natin yung totoo na sinasabi nyo na, sabari, talaga, naka-angat na kasi sa'yo. Pag nilagay niyo siya dito, 180 mm yung rotor na pwede niyo ilagay dito sa classic model na revelation. Tapos ang bigat pala niya, yung 900 gram something, papunta na sa 2 kilo eh, pagkasama yung skewers niya. Pinakamagaan pala na rock shop na na-release, yung seed. Yung seed pala, pinakamagaan. Integrated design. Yung pala yung sabihin mo siya, kaya yun yung pinakamagaan na available na cord. Yung gusto nyo yung pinakamagaan na cord, yung seed ang bilhin nyo. Kaso nga lang, masisig din yung wallet nyo, masisig yun. Siyempre, makakukubos yun. Hindi naman talaga yung seed. Makikita nyo naman sa market kung magkano yung seed. At siyempre, hindi natin kakayari yun dahil may demand nyo. Doon yung tayo siya medyo middle class lang. Tapos, ito nga pa ng katawan nito, mga kapital. Galing sa pipe to, pipe. Yung itsura niyan, yung pinagkakahilat siya niyan, katawan nito, pipe. Ayun, mga kapedal, yun ang natin, i-share ko sa inyo, mga ganung klase ng components. Basta makakabit lang, okay lang naman din. Kaso nga lang, huwag nyo na kasing gamitin yung sa isang bagay na hindi naman pwede yung ganung port. Kasi, tulad niyo, may napapanood na babali talaga yung ganito. Kawawa naman kayo eh. Yung mga China made na mga ano, na mga model, ayaw nyo sabihin yung brand. Siyempre, nababali talaga yung ganito kasi hindi naman sila nakadesign sa ganun yung mga. Huwag nyo na kasing i-jump. Huwag nyo nang subukan i-jump. Ano, kasi sayang din pera nyo, di ba? Eh, masisira eh. Kung pinang-write nyo lang siya, hindi masisira. Ngayon, kung naisip nyo na subukan ko kayo, huwag nyo na subukan mga kapeno. Kasi, masisira lang, sayang lang pera nyo. Bili nyo naman kayo ulit, diba? Bayanin nyo sila mag-dump dyan. Hindi naman, kung talagang gusto nyo, talagang magpa-dump.
sumali sa mga matitindi, bibili kayo ng talagang ng pyesa maganda para kahit pa-jumpin yung sa patulad sa mga rifle, di ba? Yung sa bangina, yung talaga gusto nyo sa buhay nyo, di ba? Yung talaga yung destination nyo, parang nakaguhit sa palan nyo, hindi po nyo kayo ng ganun. Kesa yung bibili kayo ng ano, kasi nga, delikado. Mahirap na yun, baka ma-one-time kayo. Mahirap nun. One-time na yun, hindi kung paano, hindi na kayo makabalik doon sa dati mong normal na ano. Diba? Yun na lang yung mapapayo ko. Hindi reliable yung ano, huwag yun ang gawin. Kaya report nyo, ganun lang. Huwag yun ang patalunin, huwag yun ang anuhin. Isubok doon sa isang bagay na yun. Pero kung alam nyo kaya naman, safety lang, gawin nyo na. Pero talagang, para lang subukan nyo, huwag nyo na subukan kasi nga, hindi siya nakadesign na gano'n. Yung mga gano'ng modelo ng mga rucksack, ng mga packs. Kasi kaya sobrang mamahal niya kasi tinetesting pa yan bago i-release doon sa market. May ano pa yan, may machine na. Magkasano, isang oras tinamin yung ganyan nila yan. Para malaman nila kung gano'n talaga katiba yung ano yun. May mga testing sila niya, mabigat dito. May mag-touch, lalaro lang yung machine na gano'n. Yun yung pinagkakaiba naman doon sa binibili natin ng mga Chinese. Kaya kung bibili tayo ng gano'n, ano lang tayo, rice na lang tayo. Ano natin, kung tayo mo siya magpunta ng mga trip kung hindi na gagamitin natin. Kasi mahirap na baka ma-one-time tayo. Okay, salamat. Sana sumibay kayo. Pagtabit natin ito para at least makapagpunta tayo ng po.